Bago tayo magsimula, paki-like naman ang video upang matulungan mo kami. Sa lungsod ng San Fransokyo, sa isang underground battle arena, nagaganap ang isang fighting competition sa pagitan ng mga robot. Sa panahon ng paligsahan, ang robot na kinokontrol ng pink na buhok na batang babae ay tila sinusubukang talunin ang kalaban nito. Gayunpaman, bumangon ang robot ni Yama at gumamit ng chainsaw na nakakabit sa kanyang braso upang putulin ang ulo ng kalaban. Pagkatapos ng tagumpay, tinanong ng lalaki kung sino ang susunod na hahamon sa kanya at si Hiro Hamada, na 14 na taong gulang na batang lalaki, ay tinanggap ang hamon laban sa lalaking iyon. Ang kanyang robot ay mas maliit kaysa sa lahat ng iba pang kalahok sa paligsahan at siya mismo ang gumawa nito. Pagkatapos ng pagtaya, nagsimula na ang laban at sa loob lang ng ilang segundo, tuluyang nawasak ang robot ni Hiro. Humingi ng pangalawang pagkakataon ang bata, na sinasabing ito ang kanyang unang laban. Walang balak si Yama na makipag-duel muli sa kanya ngunit nagpa siya siyang tanggapin ang kahilingan nang maglabas si Hiro ng malaking halaga ng pera mula sa kanyang bulsa. Sa pagsisimula ng ikalawang round, lahat ng bahagi ng Megabot ay muling nagkaisa sa pamamagitan ng magnetism at nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Sa panahon ng labanan, nahati ang robot sa ilang bahagi upang atikihin ang kalaban. Matapos tanggalin ang mga braso ng kanyang kalaban, pinutol ng Megabot ang kanyang ulo at tinapos ang laban. Pagkatapos ay kinuha ni Hiro ang pera sa pagkapanalo, ngunit naramdaman ni Yama na dinaya siya at ninakaw ang kanyang robot. Inutusan ni Yama ang kanyang mga tauhan upang turuan ng leksyon ang bata. Gayunpaman, bago masaktan si Hiro ay nagpakita ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki sa isang motorsiklo at iniligtas ang bata sa lugar na iyon. Kasabay nito, inactivate ng batang lalaki ang Megabot at nagawa ng robot na palayain ang sarili mula kay Yama. Habang tumitakas sila, nagreklamo si Tadashi tungkol sa kanyang kapatid na nakikilahok na naman sa mga underground fight. Nagtapos si Hiro sa high school sa edad na 13 ngunit walang balak na magkolehiyo dahil naniniwala siyang alam na niya ang mga ituturo sa kanya. Habang sinusubukan ni Tadashi na humanap ng daan palabas, nagpakita ang mga pulis at pareho silang inaresto. Dahil ang mga magulang ni Hiro ay namatay noong siya ay 3 taong gulang, ang kanyang tiyahin na si Cass ay pumunta sa istasyon ng pulisya upang kunin sila. Nang sa wakas ay nakauwi na sila, dumiretso sila sa kanilang silid at nakatanggap si Hiro ng abiso na magsisimula na ang bagong labanan ng mga robot. Balak ng bata na lumahok sa kompetisyon ngunit sinubukan siyang pigilan ng kanyang kapatid. Nang mapagtanto na hindi niya magagawang pigilan ang bata, nag-alok si Tadashi na ihatid siya. Ngunit sa halip na pumunta sa underground fight, dinala ng lalaki ang kanyang kapatid upang makita ang unibersidad kung saan siya nag-aaral. Pagpasok niya sa laboratorio, nasilaw ang bata sa lahat ng teknolohiya doon at natuklasan niyang marami siyang matututunan sa lugar na iyon. Nakilala ni Hiro ang mga kaklase ng kanyang kapatid at nasasabik siyang malaman na hindi lang siya ang henyo doon. Ang bawat isa sa kanila ay gumagawa ng isang imbensyon at ipinakita nila ang kanilang mga gawa sa bata. Ngayon ay pagkakataon na ni Tadashi na ipakita ang kanyang bagong proyekto. Kumuha ng tape ang binata, idinikit ito sa braso ni Hiro, at hinila ito na naging sanhi ng bahagyang sakit sa kanyang braso. Nang ang bata ay sumigaw sa sakit, ang robot ni Tadashi ay nag-activate. Lumapit si Baymax kay Hiro at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang personal care robot na nakaprogram upang tumugon kapag nakarinig ng taong nasaktan. Pagkatapos eskan ang batang lalaki, nakita ni Baymax ang sugat at gumamit ng antibacterial spray upang maiwasan ang posibleng impeksyon. Napahanga si Hiro at sinabi sa kanya ni Tadashi na pinrogram niya ang kanyang robot para makapagsagawa ng mahigit 10,000 medikal na pamamaraan. Ang lahat ng program nito ay nakaimbak sa isang maliit na chip na nakakabit sa dibdib ng robot. Habang sinusuri ng batang lalaki ang bawat piraso na bumubuo sa robot, binigyan siya ni Baymax ng lollipop upang gantimpalaan siya para sa kanyang mabuting pag-uugali sa panahon ng serbisyo. Pagkatapos ay sinabi niya na may deactivate siya sa sandaling sabihin ng kanyang pasyente na bumuti na ang kanyang pakiramdam. Tiniyak sa kanya ni Hiro na siya ay nasa mabuting kalagayan at si Baymax ay bumalik sa kanyang charger case. Sa oras na iyon, lumitaw ang propesor na si Robert Callahan at tuwang-tuwa ang bata na makilala siya ng personal dahil palagi niyang iniisip na ang taong ito ay napakatalinong scientist. Matapos makita ang Megabot, inalok ni Callahan ang binata ng pagkakataong mag-enroll sa universidad, ngunit sinabi ni Tadashi na mas interesado ang kanyang kapatid na lumahok sa mga robot fight.
Makalipas ang ilang minuto, umalis ang magkapatid at sinabi ni Tadashi na kailangan nilang tumakbo kung gusto ni Hiro na makasali sa kompetisyon. Gayunpaman, pagkatapos masaksihan ang lahat ng karanasang iyon sa laboratorio, nagpa siya ang binata na pumasok sa universidad at handang tulungan siya ni Tadashi. Sinabi niya na bawat taon, mayroong isang kaganapan kung saan ang mga mag-aaral ay nagpapakita ng kanilang mga imbensyon. Kung si Hiro ay makakadisenyo ng isang bagay na makakatawag ng pansin kay Kalahan, siya ay garantisadong makakakuha ng lugar sa kanyang lab. Makalipas ang ilang araw, ang batang lalaki ay ginugugol ang buong araw sa pagsisikap na lumikha ng isang kamanghamanghang bagay ngunit walang ideyang pumapasok sa kanyang utak. Pagkatapos ay tinulungan ni Tadashi ang kanyang kapatid na tingnan ang mga bagay mula sa ibang anggulo at pagkatapos makita ang megabot sa harap niya, nakaisip siya ng isang magandang ideya. Sa sumunod na ilang linggo, masinsinang nagtatrabaho si Hiro sa kanyang pansamantalang laboratorio sa garahe hanggang sa wakas ay handa na ang kanyang proyekto. Sa tulong ni Tadashi at ng kanyang mga kaibigan, dinala ng batang lalaki ang kanyang pinakabagong imbensyon sa exhibition. Nang umakyat siya sa entablado, ikinabit niya ang isang neurotransmitter sa kanyang ulo at kumuha ng micro-robot na nakalagay sa kanyang bulsa. Sa pagsasabing ito ang kanyang proyekto, ang ilang mga manonood ay dismayado dahil iniisip nila na ang robot ay walang kakayahang gumawa ng anuman. Gayunpaman, nang ang bagay na iyon ay kumonekta sa mga kasama nito ay nagawa nitong bumuo ng anumang istruktura, ang lahat ng mga utos ay ipinapadala ng neurotransmitter. Kung ang aparato ay wala sa kanyang ulo, ang mga robot ay hindi gumagana. Bilang karagdagan sa pagbabago sa anumang istruktura, ang mga microbot ay may kakayahang maghatid ng anumang bagay ng madali, anumang bagay na may isip ng gumagamit, ang mga robot na iyon ay may kakayahang gawin ito. Sa pagtatapos ng pagtatanghal, ang proyekto ni Hiro ay pinalakpakan ng lahat ng mga tao na humanga sa kanyang imbensyon. Habang nagdiriwang ang batang lalaki kasama ang kanyang mga kaibigan, si Alistair Cray, na isang mahusay na negosyante sa larangan ng teknolohiya, ay lumitaw at pagkatapos ng malapitang pagmamasid sa isa sa mga microbot na iyon, ipinaalam sa kanya na gusto niyang bilhin sa kanya ang proyekto. Habang nag-uusap sila, lumitaw ang propesor na si Kalahan at sinabi sa kanya na nakarating lang si Cray sa kinaroroonan niya dahil binaliwala niya ang ilang pamantayan ng agham. Kaya't ang pagbibigay ng microbot sa kanya ay magiging mapanganib. Nang marinig ito, nagpasalamat si Hiro sa alok ngunit nagpa siya na huwag ibenta ang kanyang mga robot. Bago magpaalam, inabot ni Kalahan kay Hiro ang isang admission letter at sinabing inaasahan niyang makita siya sa kanyang susunod na klase. Masaya ang lahat na umalis sa kaganapan at sinabi ni Tadashi na ipinagmamalaki niya ang kanyang kapatid. Sa pag-uusap, sumiklab ang apoy at ipinaalam sa bata na nasa loob ng gusali ang propesor na si Kalahan. Sinubukan ni Hiro na pigilan ang kanyang kapatid na pumasok doon ngunit sinabi ni Tadashi na kailangan niyang iligtas ang kanyang guro. Ilang minuto matapos makapasok sa gusali, ganap na nilamon ng apoy ang lugar at pareho silang namatay. Makalipas ang mga araw, naganap ang libing at hindi man lang kinausap ni Hiro ang kanyang mga kaibigan, nalungkot ang bata at mas piniling magtago sa kanyang silid. Sa mga sumunod na linggo, wala pa rin siyang lakas para isagawa ang mga pang-araw-araw na gawain, hindi man lang kumakain. Ilang linggo na lang ay magsisimula na ang klase sa universidad ngunit hindi pa nakakapagparehistro si Hiro. Ang mga kaibigan ni Tadashi ay nag-aalala tungkol sa bata at sinubukang makipag-ugnayan sa kanya, ngunit hindi pinapansin ni Hiro ang lahat ng kanilang mga tawag. Dahil sa trauma, nagpa siya siyang huminto sa kolehiyo at nagnais na bumalik sa underground ring ng pakikipaglaban ng robot. Gayunpaman, nang kunin ng bata ang megabot, ang isa sa mga bahagi ng robot ay nahulog sa kanyang paa at si Hiro ay napasigaw sa sakit. Sa oras na iyon, si Baymax ay nag-activate at iniskan ang bata. Napansin ng robot na si Hiro ay hindi nasaktan ngunit ang kanyang mga antas ng hormone at neural ay nagpapahiwatig ng mga pagbabago sa kanyang mood. Habang sinusubukang e-disable si Baymax, bumagsak si Hiro sa sahig at nakitang naiwan sa ilalim ng kama ang Amerikana na ginamit niya sa pagtatanghal ng kanyang proyekto. Nasa loob ang isa sa kanyang microbots na pinaniniwalaan niyang nawasak sa sunog. Nang makitang sinusubukan ng kanyang microbot na pumunta sa isang lugar, inilagay siya ni Hiro sa loob ng petri dish para gabayan siya sa tamang direksyon. Upang patatagin ang mood swings ng bata, nagpa siya si Baymax na alamin kung saan pupunta ang microbot na iyon. Bago mapansin ni Hiro na nawawala ang robot, huli na ang lahat. Nasa mga lansangan na si Baymax na nanganganib na magdulot ng mga aksidente sa trapiko.
Nang sa wakas ay nahanap siya ng bata, natuklasan na ng robot ang lugar kung saan sinusubukang pumunta ang microbot. Huminto ang dalawa sa harap ng isang abandonadong garahe ngunit nakalock ang pinto. Dahil gusto niyang malaman kung ano ang nasa loob, nagpa siya si Hiro na pasukin ang lugar sa pamamagitan ng bintana. Upang makasabay sa kanya, kailangan ni Baymax na alisin ang laman ng kanyang katawan. Habang nagpapalaki muli, tiningnan ng bata ang lugar. Sa sandaling iyon, nakahanap siya ng ilang makina na gumagawa ng mga bagong microbot. Nang lumitaw si Baymax, nagsimulang gumalaw ang lahat ng microbot at hinila ni Hiro ang kanyang kaibigan upang sabay na tumakas mula sa lugar na iyon. Dahil nakalock ang pinto ay kailangan nilang magtago. Habang papalapit sila sa bintana, nakita ni Hiro ang isang lalaking nakamaskara na naglalakad palapit sa kanya, ngunit parehong nilang naitakas ang kanilang buhay. Agad na pumunta ang bata sa istasyon ng pulisya at habang tinatakpan ni Baymax ang kanyang mga butas ng duct tape, sinubukan ni Hiro na kumbinsihin ang opisyal na nagsasabi siya ng totoo. Gayunpaman, nang mapagtanto niyang hindi naniniwala ang pulis sa kanyang sinasabi, nagpa siya ang bata na umuwi dahil nauubusan na ng baterya si Baymax. Habang nagre-recharge, nagtanong ang robot tungkol kay Tadashi at sinabi sa kanya ni Hiro na namatay siya. Nang marinig ito, in-access ni Baymax ang computer at dinownload ang lahat ng data tungkol sa personal na kinakaharap. Ngayon, alam na ng robot kung paano tutulungan si Hiro na harapin ang kalungkutan. Ang unang hakbang patungo sa kanyang recovery ay ang pagiging malapit sa mga kaibigan at kamag-anak. Kaya nakipag-ugnayan si Baymax sa mga kaibigan ng bata. Si Hiro ay naniniwala na ang apoy na pumatay sa kanyang kapatid ay nangyari ng hindi sinasadya. Ngunit pagkatapos makita ang nakamaskara na lalaki ay nagsimulang maghinala ang bata na siya ang nagsimula ng apoy upang nakawin ang kanyang mga microbot. Nang gabing iyon, habang nanonood ng TV si Cass, lumabas sina Hiro at Baymax sa garahe. Nagsagawa ang batang lalaki ng ilang pag-upgrade sa robot para labanan niya ang kasamaan at gumawa pa ng armor para sa kanya. Sa wakas ay handa nang lumaban si Baymax at hinanap nila ang kontrabida ngunit sa daan ay sinusundan sila ng isang kainahinalang sasakyan. Sa pagpasok sa abandonadong garahe, napagtanto nilang wala na ang mga microbot. Para mahanap ang mga ito, kailangan nilang sundin ang microbot na dala ni Hiro sa kanyang mga kamay. Pagdating nila sa gilid ng lawa, may nakita ang bata na kakaibang papalapit at nagtago ang dalawa. Lumitaw ang sasakyan na sumusunod sa kanila at naroon ang mga kaibigan ni Tadashi. Nag-aalala sila kay Hiro at sinubukang iuwi ang bata. Gayunpaman, bago sila makasakay sa sasakyan, lumitaw ang lalaking nakamaskara at ibinato sa kanila ang isang napakalaking container. Nakuha ni Baymax ang bagay at agad na sumakay sa kotse. Habang papaalis si Wasabi sa lugar na iyon, sinubukan ni Hiro na ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Ang grupo ay nagmaneho sa lungsod at sinamantala ni Baymax ang pagkakataon na eskan ang kaaway. Lumapit ang lalaking nakamaskara sa sasakyan at nagpa siya si Gogo na hawakan ang manibela. Nagpatuloy ang habulan at nahuli ng mga microbot ang sasakyan. Gayunpaman, nakuha ni Gogo ang mga ito at ang sasakyan ay nahulog sa tubig. Sa kabutihang palad para sa kanila, si Baymax ay ang pinakamahusay na medical robot na naroon at sinusubukan silang iligtas mula sa pagkalunod. Pagkaalis sa lawa, naglakad sila papunta sa bahay ni Fred at hindi makapaniwala ang kanyang mga kaibigan nang matuklasan na nakatira ang bata sa isang mansyon. Nagpatuloy ang kanilang pagkamangha nang pumasok ang magkakaibigan sa kwarto ni Fred. Ang lugar ay ganap na kakaiba, pinalamutian ng mga manika at katang-isip na mga nilalang. Habang nag-iisip si Hiro ng bagong plano para mahuli ang kontrabida, napansin ni Baymax na mababa ang temperatura ng kanyang katawan at nagsimula siyang magpainit. Lumapit din ang iba pang mga kaibigan para magpainit at tinanong ng bata kung alam nila ang simbolo na iginuhit sa ilan sa mga gamit na dala ng lalaking nakamaskara. Kaya sinabi sa kanya ni Fred na mayroon siyang teorya, naniniwala siya na ang kontrabida na umatake sa kanila ay walang iba kundi si Alistair Cray. Nais bilhin ng negosyante ang microbots mula kay Hiro, ngunit tinanggihan ng bata ang panukala. Sa makatuwid, naniniwala si Fred na si Cray ang nagsimula ng apoy upang hindi magbigay ng hinala habang ninanakaw niya ang mga robot. Ngunit hindi lubos na naniniwala si Hiro sa teoryang ito at sinasabing kailangan nila ng higit pang data upang mahanap ang sospek. Sa sandaling iyon, sinabi ni Baymax na naskan niya ang lalaking nakamaskara at alam ang lahat ng data na may kaugnayan sa kanyang katayuan sa kalusugan. Nang marinig ito, gumawa si Hiro ng isang bagong plano na binubuo ng sabay-sabay na pag-scan sa buong lungsod upang mahanap ni Baymax ang lalaking nakamaskara.
Para gumana ang discarding ito, kakailanganin ng batang lalaki na palakasin ang robot sensor. Ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay sumang-ayon na tulungan siya sa misyong ito at si Fred ay nasa sabik sa ideya ng pagiging isang superhero. Habang ginagawa nila ang kanilang mga suit, iniisip ni Hiro na ang neurotransmitter ng kontrabida ay nasa kanyang maskara. Kung tama ang kanyang teorya, tatanggalin lang ang maskara ng lalaking iyon at mawawalan siya ng kontrol sa mga microbot. Bago isagawa ang plano, ginamit nila ang espasyo ng mansyon upang magsanay sa kanilang mga bagong imbensyon at ginamit ang butler ni Fred bilang guinea pig para sa kanilang mga eksperimento. Pagkalipas ng ilang araw, ipinakilala ni Hiro ang kanyang mga kaibigan sa bagong Baymax na updated sa version 2.0. Gamit ang bagong baluti, ang robot ay maaring maglunsad ng rocket punch at mayroon din mga pakpak. Sa likod nito, may magnet kung saan ididikit ng bata ang sarili para lumipad kasama si Baymax. Gayunpaman, ang unang karanasan sa paglipad ay hindi masyadong kaaya-aya ngunit si Hiro ay desperado. Muntik na silang maaksidente at kumalma lang ang bata nang mapunta ang robot sa Golden Gate. Makalipas ang ilang segundo, lumipad si Baymax ng daan-daang metro sa himpapawid at lumipad sa mga karagatan, pagkatapos ay dinala ng robot si Hiro sa lungsod. Nasa ilalim sila ng ulap habang pinapanood ang paglubog ng araw ng hilingin ng bata kay Baymax na iskan ang lahat sa bayan upang mahanap ang kontrabida. Hinanap ng robot ang lalaking nakamaskara at nalaman na siya ay nasa isang isla malapit sa lungsod. Pagkatapos puntahan ang kanilang mga kaibigan, lumipad sila doon. Natakot ang magkakaibigan dahil iyon ang magiging unang opisyal na laban nila. Nang makarinig ng kaunting ingay, nagpanik ang lahat at umatake sa kung saan. Ngunit sa lalong madaling panahon, natuklasan nila na ang inaatake nila ay isang kalapati. Pagpasok nila sa pasilidad, naglakad ang koponan sa mga pasilyo hanggang sa may mahanap si Honey na kahinahinala. Pumasok sila sa isang bahagyang nawasak na silid at hinanap ang control panel. Nang buksan ni Hiro ang screen, may lumabas na recording, kung saan ipinapakita ni Cray ang kanyang bagong proyekto sa kanyang mga investor. Nabinubuo ng isang portal na nagbibigay daan ng mabilisang transportasyon ng sinumang tao o bagay sa kalawakan. Si Abigail ang unang taong na-teleport ng makinang iyon at inihanda ang kanyang kapsula para maglakbay. Ilang segundo pagkatapos ng paglunsad, nawalan ng contact ang team sa piloto at nagsimulang masira ang portal. Pinutol ni Cray ang electromagnetic field at si Abigail ay nakulong sa loob. Pagkatapos panoorin ang video, si Hiro at ang kanyang mga kaibigan ay kumbinsido na si Cray ang taong nasa maskara at nilalayo na gamitin ang mga microbot upang muling itayo ang portal ng teleportation. Sa sandaling iyon, lumitaw ang kontrabida at binato ang isang dambuhalang bato sa mga bata. Nagawa itong pigilan ni Baymax at ginamit ang kanyang rocket fist para palayain sila. Ang grupo ay nagsama-sama upang kunin ang maskara na may neurotransmitter ngunit lahat sila ay pinatalsik ng lalaki. Si Fred ang unang natalo at sinubukan ni Gogo na kunin ang kanyang atensyon. Habang naghahanda ang batang babae sa pag-atake, pinalipad ni Honey ang isa sa kanyang mga jelly ball sa kalaban ngunit nawala ang kanyang target. Sa oras na iyon, lumitaw si Wasabi at ginamit ang kanyang laser sword upang ipagtanggol ang sarili mula sa pag-atake ng microbot. Matapos matalo ang lahat ng kanyang mga kaibigan, lumipad si na Hiro at Baymax at nakuha ng bata ang maskara sa taong pumatay sa kanyang kapatid. Sa sandaling ito, nadiskubre ng batang lalaki na ang kontrabida sa katunayan ay walang iba kundi si Professor Callahan. Sa panahon ng sunog sa exhibition, ginamit ng lalaki ang microbots upang protektahan ang kanyang sarili. Ibig sabihin ay namatay si Tadashi para sa wala. Nang matuklasan na iniligtas ng lalaki ang kanyang sarili at pinahintulutan ang kanyang kapatid na mamatay sa apoy, inutusan ni Hiro si Baymax na patayin siya. Gayunpaman, pinigilan ng programa ang robot na makapinsala ng sinumang tao. Kaya't inalis ng batang lalaki ang orihinal na chip na ginawa ni Tadashi at nagpasok ng isa pang card na may programa na nagbibigay daan sa kanya na atikihin ang sinumang hahadlang sa kanya, habang sinusubukan ng isa pa na pigilan si Baymax na pumatay ng isang tao. Nakuha ni Callahan ang kanyang maskara at nakatakas kasama ang mga microbot. Sa gitna ng kaguluhang iyon, naibalik ni Honey ang orihinal na chip kay Baymax at bumalik sa normal ang robot. Galit na galit, hinabol ni Hiro ang propesor at muling sinubukang baguhin ang mga chips ng robot. Gayunpaman, nagawa siyang pigilan ni Baymax at sinabing ang layunin niya ay pagalingin ang mga may sakit at sugatan, hindi saktan ang mga tao. Ipinakita niya ang isang recording na ginawa ni Tadashi,
ang batang lalaki na nagtala ng bawat pagtatangka upang gumana si Baymax. Pagkatapos ng 84 na pagsusulit, sa wakas ay nagawa niyang gumana ng maayos ang robot at labis siyang natuwa nang malaman na gagamitin si Baymax para tumulong sa maraming tao. Nang makita ang video na ito, naging emosyonal si Hiro at humingi ng tawad sa robot sa kanyang nagawa. Sa sandaling iyon, nagpakita ang kanyang mga kaibigan at naghatid ng flash drive na naglalaman ng bagong recording na nakita nila sa isla. Sa video, dumating si Callahan nang si Abigail ay nakulong sa loob ng portal at natuklasan ng grupo na ang babae ay anak ng propesor. Ngayon, maghihiganti si Callahan kay Cray. Habang ipinapakita ni Cray ang bagong campus ng kanyang kumpanya, lumitaw ang lalaking nakamaskara at hinuli siya. Sinabi ni Callahan na ang kanyang anak na babae ay namatay dahil sa kayabangan ni Cray. Kahit alam ng negosyante na hindi pa kumpleto ang portal, pinayagan pa rin itong makapasok dito si Abigail. Bilang paghihiganti, gagamitin ng propesor ang microbots upang muling itayo ang teleportation machine at alisin ang bawat mahalagang bagay na mayroon si Cray. Bago masira ang lugar, nagpakita si Hiro at ang kanyang koponan at sinubukang kumbinsihin si Callahan na itigil ang kanyang paghihiganti, ngunit sa halip ay inaatake ni Callahan ang kanyang mga estudyante at pinabagsak si Baymax. Si Hiro ay tumilapon at nauwi sa pagkasipsip sa portal. Sinubukan siyang iligtas ng kanyang mga kaibigan ngunit nahuli sila ng mga microbot. Nang makita ang kanyang mga kaibigan na nasa panganib, hiniling ni Hiro sa kanyang mga kaibigan na sirain ang mga robot dahil sila ay sisipsipin ng portal at hindi na makakasunod sa mga utos ni Callahan. Nang mapagtanto niyang nasa panganib si Hiro, nagawa ni Baymax na makalaya at pumunta para iligtas siya. Ngayon, kasama ang buong grupo, hiniling ng batang lalaki sa kanyang mga kaibigan na itoon ang kanilang mga pagsisikap sa pagsira sa mga robot habang ginagambala niya si Callahan. Sa oras na mapagtanto ito ni Callahan, wala na sa kalahati ang kanyang mga microbot at nakuha ni Baymax ang maskara. Sa pamamagitan ng pag-alis ng neurotransmitter mula sa kanyang ulo, ang portal ay nagsimulang bumagsak at nagsimulang sipsipin ang lahat sa paligid nito. Sinabi ni Cray na walang paraan upang pigilan ito at sa ilang minuto ay masisira ang portal. Ang tanging solusyon ay ang lahat ay lumayo mula sa locus yung iyon ngunit nakakita si Baymax ng isang senyales ng buhay sa loob ng makina at nagpa siya na pumunta doon upang tumulong. Sa simula pa lang, siya ay binuo para tumulong. Ang kanyang sensor ay nagpapahiwatig na mayroong isang babae sa loob at siya ay nasa estado ng hibernation. Kaagad na napagtanto ni Hiro na ito ang anak ni Callahan at nagpa siyang samahan si Baymax sa isang misyon na iligtas siya. Nang makatawid sila sa portal, napadpad sila sa isang ganap na naiibang lugar. Habang sinusubukan nilang maabot ang kapsula, kailangan nilang iwasan ang libo-libong mga debris ng Crytek. Matapos mahanap ang kapsula, naghanda na silang umalis. Gayunpaman, sa pagbabalik, habang sila ay papunta sa portal, isang dambuhalang debris ang lumitaw at si Baymax ay tumalon sa harap ni Hiro upang protektahan siya. Sa sandaling iyon, ang kanyang baluti ay nawasak at ang kanyang jet ay tumigil sa paggana. Hindi na makakaalis ang robot sa lugar na iyon ngunit determinado pa rin siyang iligtas sina Hiro at Abigail. Sa kawalan ng pag-asa, ang bata ay nag-isip ng ibang solusyon para mailigtas ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, wala nang oras na natitira para doon dahil malapit nang masira ang portal. Kaya tinanong ni Baymax kung bumuti na ba ang pakiramdam ng binata at nang sabihin ni Hiro na oo, nag-deactivate ang robot. Ngunit una, ginamit niya ang kanyang rocket arm upang ipadala ang kapsula sa labas ng portal bago ito sumabog. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang ambulansya. Dinala si Abigail sa ospital at inaresto si Callahan. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang pumasok si Hiro sa universidad kasama ang kanyang mga kaibigan at isang araw, nang kunin niya ang braso ni Baymax sa isang carton upang ilagay ito sa kanyang lab, nakita ng bata ang chip ng robot. Ang bagay ay nakatago sa loob ng kanyang kamao at naglalaman ng lahat ng mga nakaimbak na program ni Baymax. Kailangan lang ni Hiro na gumawa ng bagong robotic body at ipasok ang chip. Sa ganitong paraan, maibabalik ng batang lalaki ang kanyang kaibigan kasama ang lahat ng kanyang memorya. Kasama ang kanilang pangkat ng mga batang nerd, patuloy silang kumikilos bilang mga superhero at inaalagaan ang mga residente ng lungsod ng San Fransokyo. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.